Sa ating nakaraang video ay naitampok natin ukol sa pamahiing nakaugnay o ang paniniwala ng mga matatanda na ito ay pinaniniwalaang may talang swerte, lalo na sa usaping pananalapi. Kaya't kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka, ay pakicheck na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa videong ito ay tunghaya naman po natin ukol sa palmistry reading o pagbabasa ng kapalaran ang ibang senyales na makikita sa ating mukha na ito ay makapagsasabi na ang taong ito ay yayaman o magkakaroon ng magandang kapalaran. Kaya't kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ako. Alam niyo ba na may mga nunal na makikita sa ating mga mukha na ito ay senyales ng swerteng tanda o marka na makapagbibigay sa inyo ng magandang kapalaran o ang taong ito ay yayaman? Kung kayo ay may mga nunal na makikita sa inyong mga pisngi o cheeks, alam niyo ba na ayon sa interpretasyon ng mga Chinese astrologists, facial reading analysts, na ang mga ganitong taling sa pisngi ay nagmumungkahi ng kausayan para sa iyong karera. Tiyak na ikaw ay magkakaroon ng tiyak na posisyon para sa iyong trabaho. Ang mga ganitong uri ng tao ay sila yung madalas na nakakuha ng magandang pagkakataon sa trabaho at kadalasan ay may mataas na posisyon. Dahil na rin ito sa kanilang mga husay at galing na ipinapakita kaya't sila ay napipigyan ng promosyon. At sinasabi naman sa mga lalaking merong mga nunal na makikita sa kanilang mga pisngi, sila ay maraming mga pagkakataon na mabigyan ng magandang oportunidad, lalo na sa kanilang mga buhay-karera. Kahit magsimula man sila sa mababa ay hindi maglalaon ay aangatin sila dahil sa kanilang sipag at tiyaga, husay at galing at sila ay magtatagumpay at malaki ang kanilang tsansang maging isang mahusay na pinuno. Hindi naman kaya ay maging boss ng kanyang sariling kumpanya at kadalasan ang mga ito ay kwapo at iginagalang ng karamihan dahil sa magandang reputasyon at posisyon. So nasa inyo na po kung inyong papansinin or iisnapin na video na to. May basehan man o wala, ang naging interpretasyon ng palmistry reading o pagbabasa ng kapalaran na makikita ng mga senyales sa inyong mukha ay kinapo ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanlamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto natin swertihin yung maman, magkaroon ng maraming pera, pinakamas mainam pa rin, sipag at tiyaga, tiwala sa may kapal at magiging positibo sa buhay, ay hindi imposibleng mas lalo pa po nating makakamit ang ating tagumpay. Marunong po dapat tayong magpahalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suggestion o reaction o nais na dagdag sa topic na to, ay paki-comment na lamang po sa ibaba. Maraming salamat po mga kajansky. Good luck and God bless. At syempre bago po tayo magpaalam, ay nais muna nating alamin ang ating buhay pag-ibig o ang ating love horoscope sa linggong ito kung tayo ba ay siswertihin o mamalasin mula October 19 hanggang October 25. Para sa mga taong Aries, ay huwag munang umasang makuha mo ang iyong inaasam sa ngayon. Malamang araw na ito ay hindi maging romantiko. Kadalasan sa mga passion na pinagdadaanan ay tema lamang ng isang pag-uusap. Kung nais ang isang nakaka-excite na talakayan, maaaring magandang araw ito, ngunit hanggang doon lamang. Gayunpaman, malay kung saan mauuwi ang usapang ito. Ang iyong maswerteng numero, 25 at 35. Para naman sa mga taong Taurus, ito ay isang magandang araw para sa isang talakayan. Kung ikaw ay naghahanap ng bagong pakikipagrelasyon, subukan ang lumabas kung saan maaari kang makipag-usap sa iba. Dahil dito mo siya maaari makita na gaya mo ay naghahanap din ng panibagong pag-ibig. Ang iyong maswerteng numero, 18 at 24.
para naman sa mga taong Gemini, may pagkakataon kang naiseduce ang iyong paboritong tao sa pamamagitan ng makapangyarihang salita na ikaw ay nag-iisa. Kahit na ang pangkalahatang atmosphere ng araw ay mas maging platonic at maaari ka pa din gumawa ng paraan na tahimik upang magawa ito ng tama at gamitin ang iyong lambing at karisma. Ang iyong mga maswerteng numero, 11 at 13. Para naman sa mga taong Cancer, ngayong araw ay maaari mong gawin ang pakikipag-usap sa iyong mahal tungkol sa nakaraang hindi pagkakaunawaan. Kung mag-uusap kayo ng maayos tungkol sa mga isyong ito, maging maayos ang lahat, maaaring isa sa inyo ay may itinatagong lihim, sabihin ito ngayon upang bumalik ang tiwala sa isa't isa at maghilom agad ang sakit na tulot ito. Ang iyong mga maswerteng numero, 49 at 50. Para naman sa mga taong Leo, ay magugustuhan mo ang tono ng pakikipag-usap ng iyong kapareha. May lambing at pagnanasa na parang nang-aakit. Kaya naman, pag-realize kung gaano mo siya kamahal, ganun din siya sa iyo. Ang iyong mga maswerteng numero, 15 at 19. Para naman sa mga taong Virgo, ngayon ay maaaring magdala ng pagkakataon para sa isang mahalagang pag-uusap na mangyayari. Kung naghihintay kayo ng pagkakataong hilingin sa inyong mahal sa buhay, kung ano ang nadarama nila tungkol sa isang plano o proyektong naiisip ninyong kapwa, kung gayon, gawin ito ngayon. Kung kayo ay parehong makikinig, sigurado ang magiging magandang resulta nito. Ang iyong mamaswerteng numero, 27 at 32. Para naman sa mga taong Libra, ang isang tiyak na produktibong pag-uusap ay maaaring mas maglapit sa isang taong lubos mong hangaan. Magkakaroon ka ng pagkakataong gamitin ang iyong kapangyarihan na panghihikayat upang kumpinsihin sila na ikaw ang taong laging hinahanap nila. At ngayon lamang natagpuan. Pagkatapos nito ay maaaring mong asahan sa natitirang bahagi ng iyong mga charms upang talagang makuha ang ikot ng bola. Ang iyong mga maswerteng numero, 37 at 31. Para naman sa mga taong Scorpio, ay lagi kang nasisiyahan sa isang magandang pag-uusap, ngunit ang isang tiyak na talakayan na hawak mo ngayon ay maaaring baguhin ang iyong hinaharap sa isang mas malaking antas kaysa sa maaari mong inaasahan. Maaaring kailanganin mong maghukay ng malalim para mahanap ang kailangang tugon, pagkaman, nariyan lang ngunit kailangang mailabas sa pamamagitan ng malupit na paraan. Ang pag-aalinlangan dito ng direkta ay maaaring masira ang iyong pagkakataon. Ang iyong mga maswerteng numero, 28 at 39. Para naman sa mga taong Sagittarius, ang mga sign ng astral ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa mahusay na posisyon upang makatanggap ng isang imbitasyon sa isang maliit na kaganapan na ikaw ay talagang masasayahan. Ito ay habang nakikipag-usap sa mga bagong tao na nakikilala mo ang isang taong talagang nakaka-interes ng husli sa iyo. Ito ay marahil isang tao na nagbabahagi ng parehong mga halaga ng damdamin bilang ikaw. Ang pag-uusap ninyo ay maaaring magpatuloy sa loob ng maraming taon. Ang iyong mga maswerteng numero, 22 at 45. Para sa mga taong Capricorn, sa pamamagitan lamang ng matinding talakayan na pinamamalaan ninyo ang lihim na yan mula sa iyong mahal ngayon. Maaaring mag-isip kung bakit siya naglihim ng isang bagay sa iyo. Sa katunayan, walang dapat na ipag-alala. Hindi niya sinasabi sa iyo dahil ayaw niyang madama mo ang lahat ng obligasyon hinggil sa isang sitwasyon na talagang kailangan niya ang iyong tulong. Ang iyong maswerteng numero, 12 at 21. Para naman sa mga taong Aquarius, ang alignment ng astral na nakahanay ay maaari na ninyong hawakan ngayon ang mahalagang pakikipag-usap ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. Kung mayroon kang isang bagay sa iyong isipan ng ilang panahon, ay samantalahin ang pagkakataon ito na umupo sa tabi nila at kausapin mo sila tungkol sa damdamin ito. Hindi lamang ito lilinawin ng hangin, kundi mabubunga ito ng maraming bagong ideya tungkol sa mga bagay na magagawa ninyo ng sama-sama.
ang iyong mga maswerteng numero 36 at 40. At para naman sa mga taong Pisces, ito ay maaaring maging isang magandang araw para sa pagkuha ng atensyon ng iyong mahal upang siyasatin ang mga interes ng isang cultural nature. Kahit na ang iyong mga pakikipag-ugnayan ay maaaring hindi particular na romantiko ngayon. Ang mga ito ay tiyak na intelektual na pagpipigay buhay. Kung kayo ay mentally compatible, ay maaari mong matuklasan ng ilang mga kamanghamanghang katotohanan sa pamamagitan ng pagtalo sa mga exhibition o lecture. Ang iyong mga maswerteng numero, 15 at 30. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!